ang topic po natin for today, yung paggawa ng t-shirt gamit yung holographic vinyl o metallic vinyl. Ito, tulad nito. Bibili ko lang to. So, yung logo natin, i-revise natin sa one color. Gagawin kong black kasi mas madali siyang i-trace sa Silhouette Studio. So, ang una natin gagawin, yung pag-layout sa Photoshop para ma-convert natin sa one color yung logo. Pasilip ko lang yung mga ginagawa ko ngayon. Label tsaka car sticker. So, isusunod natin itong t-shirt. Marami pa tayong topic na gagawin, mga video. Sana po mag-subscribe po kayo at mag-comment na rin kayo kung meron kayong tanong. Hindi man tayo ganun ka-eksperto, pero baka may matutunan kayo dito sa channel na to. So, start na natin. Nandito na tayo sa Photoshop. Ang gagawin natin, iti-trace natin yung ito, yung mga black area. Gagawin natin one color tong logo na to para sa cutting. So, ang gagamitin ko itong pen. Masanay ako dito yung pen tool. Yung pen tool. Tapos yung tracing skill. Zoom natin. Place natin. Slide ko yung opacity. Pwede gumamit ng magic wand kung mabilisan, kaya lang mas gusto ko yung ganito eh. Mas pulido yung mga edges, yung mga dulo, para hindi baliko pag kinat. Na-trace ko na yung B and A. So, ganyan lang yung gagawin. So, yung ibang mga marunong na dito, madali na sa kanila to. Yan, buo na yung B at saka A. So, continue na natin yung pag-trace. Ito, kanina,
pinakita ko yung pen tool na ginamit ko pang trace. Ito naman yung magic wand. Yung mga magaling na sa Photoshop, alam na to. Bali kung beginner ka pa lang, maganda tong tool na to. Piliin mo lang yung magic wand dito sa mga tools. Tapos press mo yung Alt sa keyboard. Tapos click ka dun sa black area. Ito madali lang pag ganito yung layout. Ito yung part na to. Pwede ko ng kulayan yan. Ng black. Ayan o. Ganun lang gagawin natin. Pressing keyboard. Alt. Tapos choose yung ano, paint bucket tool. Black lang ha. Black lang yung ano kulay. Ayan. Buo na yung ano. Ganun lang hanggang sa mabuo nyo yung ano. Shift. Ayan, press shift. Piliin nyo lahat ng black. Ito, madaling paraan. Yan, hindi lang masyadong makuha lahat pagka hindi solid black. Ito yung itong ano, yung dila, hindi solid black. Ito, trace na lang yan gamit ang paint. Itong itong pen tool, gamit ang pen tool. Pero kung hindi ganun kaganda yung ito, medyo okay pa yung image. Pag blurred yan, talagang mano-mano. Gagamit ka ng paint tool. Ito, hindi na makuha to. Yung detalye na to, hindi na yan makuha. So, ipipen tool na lang natin yan. Tansyahin na lang natin yung mga image. So, binilisan ko na lang ha. Pero syempre, huwag nyo madaliin para gumanda yung trabaho nyo. Ito lang di kagandahan sa sinasabi ko pag magic wand. Hindi pulido yung dulo. Pero yan yung pinakamadaling paraan. Ito yung ginawa ko earlier. Ito yung gamit yung magic wand. Ito yung minano-mano. So ito, ayan. Ginawa ko na yan kanina. Nakikita nyo na yung kaibahan. Hindi pulido yung mga gilid, mga dulo, yung edges. Ito, pulido na. Ito, mano-mano yung tinrace. Ito yung kompleto na yung ano, ball python. Tapos ito, yung mga sun, ininsert ko na lang yan.
Insert ko na lang yan. Nilakihan ko lang yung canvas. Tsaka, ito. Tinulayan ko na lang yan. Para mabuo. Yan. Yung star. Hinanap ko na lang yan. Nagawa na lang ako ng shape. Nagdagan ko kasi ang concept nito, Pinoy. Pinoy concept. Yan, para mabuo yung konsepto, yung pangalan sa gitna, yan, kinulaya ng blue and red. Yan, kompleto na. Tapos, naglagay ako sa likod niyan ng plain white. White. Kuhanin ko yung buo. Oh, nakrap ko kasi ito eh. Ito yung buo. Ayan. Dito sa my layer, ganyan lang naman yung ano eh, yung design. Parang pinagpatong-patong lang yan para makabuo ng isang design. Iba yung design nitong kulay black, nung kulay yellow, itong dalawang kulay, pero pwede mong i-merge yan. Pero mas maganda kung hiwa-hiwalay para pwede mong magalaw kung saan mo gustong ilagay. Tulad nito, star. Same din nito. Ito na, i-shape ko na to dito eh, malapit. Ito yung white background. Ginamit ko dito para masundan ko to. Minano-mano ko lang yan. Kumbaga sa drawing eh, sinundan ko lang yan. Gamit yung pen tool. Ito yung pen tool. Sinundan ko lang yan. Tsatsaga ka lang. So ito, nakabuo na tayo ng design. Pero ang kailangan lang natin dito, kasi magkakat tayo sa metallic ano, holographic metallic vinyl. Ang kailangan lang natin yung all black. Ito, tinanggal ko lang dito yung minerge ko yan. Tanggalin ko muna yung white background. Ayan. Minerge ko lang yan. Ayan. Minerge ko. Tapos, pindutin ko yung control. Tapos, ikiklik ko yung ito. Ikiklik ko to. Oops. Ipindutin ko yung control sa keyboard, tapos yung minerge ko na file na mga layered, kiklik ko dito sa do sa layered na to, yung window na to. Ayan, tapos makikita nyo na magkakaroon ng mga dot dot yung design. Ginawa ko dito, nag-save pa rin ako nung ano. Hindi ko inalis yung layered file para magagalaw ko. May edit ko pa rin siya pag may gustong ipabago yung nagpapagawa sa'yo. O may gusto kang baguhin yung mga location ng star, yung kulay. Tapos, gagawa ako ng new layer. Tawag nyo nang pansinin to kasi to ginawa ko na kanina. Yung itong yung nasa baba na layer. Ayan. Tapos punta ako ng paint. Ayan. Paint
bucket tool. Naka-black lang ako, black lang yung kulay. Tapos dito sa ayan, tanggalin ko tong ano, ito yung mata, yung visibility, layer visibility. Ito lang yun, to. Ayan, yung kiniklik na yan. Tapos pupunta ako sa bagong layer. Yung layer ito. Kusa ng pinangalanan ng Photoshop, eh, layer 12. Tapos, kukulayan ko na. Ayan. Ayan. Naging all black na yung design. Ito yung ililipat ko sa Silhouette Studio. So oh, okay na to, meron na tayong design. So next step nito, magpre-prepared na ako ng magkakat na ako ng holographic vinyl. Wala naman tong pinagkaiba dun sa ibang mga kulay na vinyl, yung mga ordinaryong kulay, red, white, black. Yan yung mga ano eh. Yan yung mga ini-stack ko kasi yan yung mga madaling yun eh, maubos. Hindi ako nag-stack ng ibang ano, vinyl kasi matagal yan eh. Matagal bago magamit. Pagkakailangan lang, tsaka lang ako mo-order. So, punta naman tayo sa Silhouette Studio. Open natin. Pag nagkakaproblema kayo sa Silhouette Studio, mag-update lang kayo ng version nito sa website nila. So ngayon nandito na tayo sa Silhouette Studio. Page setup, Cameo yung gamit ko. So yung maximum nitong ano width 12 lang. Tapos 20 yung height. Yan. Ngayon, yung kaninang ginawa natin, ito, yung all black, isi-save ko as sa desktop na lang, PNG. Tapos, to, tulad nito, wala siyang background. Kasi yan lang yung titrace eh. Wala siyang background. Sa desktop, save as PNG. Save. Para transparent lang. So, mas madali siyang i-trace pag nasa Silhouette Studio na. Tsaka mas pulido yung mga dulo. Desktop. Drag and drop. Hindi ko na drag sa silhouette. Ulit. Drag and drop. Yan. Nasa Silhouette Studio nun. Para malaman natin yung sukat nito, gumagamit ako na to drawing tool. Ilalagay ko yan yung image sa box na to. Tapos sa mga gilid nyan, nandun yung sukat. Yan. Ito. Sa gilid ng box, nandyan yung mga sukat. Ito. Isusum ko. Ito, yan. 12 yung sukat niya, 12.159. Tapos to 7.437. Bali ang design natin
papaloob ko lang sa mga oh, 10 inches. Nare-resize ko yung sa 10 inches. Ayan. Bali, sumobra ng konti. 10 inches. Tapos, pupunta tayo sa pakita ko dito sa trace. So, halos napakita ko na rin to sa ibang tutorial ko. Select trace area. Trace. To ready for cutting na to. Tatanggalin ko na yan. Tapos pupunuin ko na lang. Click ko Control C. Control B. Yan. Tipid tayo konti. Control B uli. Kasi hanggang tatlo. So, cutting procedure na susunod. Balik na tayo sa Silhouette Studio. Dalawa yung blade ng kameyo. Yung kulay pula, yan yung auto blade. Yung kulay blue, yan yung ratchet blade. So yung manual na ina-adjust yung lalim ng blade. So yung gagamitin ko yung blue. Bali yung settings nito, yung lalim nito, depende kung bago pa yung blade nyo. Dito sa akin, 18. Tapos ang speed ko hindi ko sasagad, 7 lang. Kanina nagka-problema tayo dun sa kameyo, ayaw ma-detect unavailable. Bali, nakakuha ko ng solusyon, naka-separate video, i-check nyo na lang. Baka makatulong din sa inyo. Madalas kong problema yan sa kameyo ko eh. Ayaw ma-detect. Unavailable. Tas lagi na lang ano. So, undetected. Lagi tayong magte-test muna kung tama yung lalim. So, test natin. So, i-test natin.
Wait lang. Pantayin lang natin mag 160 yung temperature.